Good morning, everyone. Today is July 9. Second vaccine ko, Sinovac, yung brand. Babakunahan ako sa may covered court ng San Jose Heights. San Jose Heights. So ang time ngayon ay 7:26. First na bakuna ko is last June. So ano lang daw to, 28 days lang after magsa-second na. So today yung second vaccine ko. Tumagal yung vaccine ko kasi yung unang schedule ko meron akong ubo tsaka sipon. So hindi pala tayo pwede magpabakuna kapag meron tayong ubo tsaka sipon. Kaya tumagal pa siya ng another 2 weeks bago yung schedule ko ng first vaccine. So ngayon, wala naman akong ubo, wala akong sipon. Maganda ako. Wow. Ay, maganda yung kalusugan ko pala. Kaya, pwede na ako magpabakuna ulit. Kasi second dose na ngayon. Excited ka ba, mama? Hindi. Wala lang. Kasi masakit yun eh. Masakit siya. Kasi sa akin yung side effect, hindi mo ako nilagnat, pero masakit yung braso ko. Tsaka parang ano, parang mabigat. Mabigat yung braso mo. Sabi nila, ano eh, sabi nila tong second dose, minsan dyan daw lumalabas yung effect, yung side effect nung ano, nung bakuna. Yun ba, yung medyo lalagnatin ka, yung mga ganun. Ah, okay lang, may paracetamol naman. Kaya okay lang lagnatin. Kawala naman tayong lakad bukas. Hindi ka naman, ano, hindi ka naman nahirapang matulog kagabi kasi bakuna mo ngayong araw na to. Hindi ako nakatulog kasi nagkape ako ng sobrang tapang. Maitim pa dito sa relo ko yung tapang niya. Ay, hindi ako nakatulog. Nakatulog ako 1:30 na. Pero excited ka, excited hindi. Ka. Hindi ka kinakabahan. Hindi. Hindi ka natatakot. Lit-lit naman ang hiringgilya nila. Hindi ako natakot, hindi ako kinakabahan, wala lang. Hindi, iba raw sa second dose ang ginagamit. Mas malaki yung pambaboy. Paraan natapos na. At least, ano ka na, protected ka na. Pagkatapos yan, okay na, diba? Hanggang second dose lang naman. Oo, pero syempre, mag-iingat ka pa rin. Face mask, face shield, tapos physical distancing. Buti si mama, tapos alcohol. Na. Oo naman. Kasi priority kami. Kami, wala pa eh. Oo, yung mga katulad namin na magaganda. Pasensya kayo kasi hindi kayo nakasama dun sa amin. Pasensya na kayo. Yung mga hindi pa nabakunahan dyan. Abang-abang lang. Ino na lang kasi talaga yung mga magaganda. So kung hindi pa kayo nakabakunahan, alam niyo. No. Alam niyo lang ba di kayo nakakahan kasi. Magaganda ang inuna. Magaganda ang inuna. Hindi yung may ano daw, comorbidity. Yung mayroong high blood, diabetes, yung may mga sakit. Inuuna, kasi pag tinamaan yung may mga sakit, katulad ng high blood, tsaka yung diabetes, mas mabilis yung ano, mabilis yung virus sa katawan. Pagkatapos mo magpabakuna, ano yung plano mong gawin after nung vaccine mo? So, wala naman akong choice. Kumain? Hindi kumain. Pupunta tayo ng Lagro kasi may kukunin tayo doon. Oo, dapat talaga magpapahinga lang muna, sabi doon sa ano yun. Sabi na nagbabakuna, eh kaso wala tayong choice. May commitment tayo later, kaya diretso mo tayong Lagro. So, pagkatapos ng pahinga. So, hindi yung kumain? Hindi.
Hindi na ako masyado kumakain ngayon. Hindi ka kakain. Kami na lang muna ni Kuya kakain. Pero pwede kayong sabayan. Sabay lang, ganyan. Oo, okay, pwede okay naman yun. Pero hindi na ako kasi masyado malakas kumain ngayon. Oh? Wow! Ano na yung kain ko ngayon? One rice lang. Per meal. Dati siguro, kasi two rice, three rice. Siguro yan yung ganyan unang effect nung, ano, side effect nung... Hindi, bago pa ako binakunahan talaga, disipirado na ako sa puto. Pero dahil binakunahan na ako, baka mas lalo, yung ganda ko madadagdagan ng kaseksihan. Ba't kahimas ng himas ng buhok mo? Wala, inaano ko lang siya. Parang ano, si Rapunzel yung buhok ko, mahabang ganyan, ganyan. Rapunzel yan siya, kaya maganda ako. Ha? Maganda ako. Sino may sabi? Sino mo magsasabi di ako? Tsaka asawa kita, dapat maganda tingin mo sa akin. Ano? Tara na. At sige, para makaano na tayo, makapag-umpisa na tayo ng ano. Oh, sige, laka na tayo para makapunta na tayo sa covered court at mabakunahan ka na. Tsaka para malaman na natin kung talagang... Ano yung side effect? Kung kakain ba ako o hindi? Abangan talaga, nila. Kung talagang hindi ka kinakabahan. Abangan nila mamaya kung ano yung gagawin kapag nasa bakuna. Diba? Kasi ako ang vlogger ngayon at ikaw ang cameraman. Ah, okay. Gandahan mo ang mga kuha ko dahil ako rin naman ang mag-i-edit niyan. May mga ano yun. May mga zoom in, zoom out yung gagawin ko. Ayoko ng mga ganun kasi lumalabo ang mukha ko. Ganun? Oo. Oh, sige. Gusto kayo ano lang, magandang stable kuha. Lang, stable. Eh, parang ganda lang. Yan. Ganyan? Oo, ganyan. Maganda. Ganyan lang siya. Ah, sige, ayan na. Marami ng pila, oh. Mama, yan ah. Be, ang haba ng pila mo. Mama. Okay, tapos na ang aking second dose ng vaccine, kaya fully protected na ako. At syempre, wow! Ano yun? Congrats! Dahil tapos na ako. Kami hindi pa. Hindi pa kayo kasi mga A3 ang tinapos. Mga kasabay ko puro senior. Mga Thunderbells ang kasabay ko. Pero maganda niyan dahil sabi doon ng mga tropa ko sa loob, pwede na daw gumala. Wow. Ako lang, pero pwedeng sumama ka sa loob. Ito yung, nasa yung card ko? Ito ang aking card. Yan. So kailangan daw itong ipalaminate, lagyan ng picture at itabi. Dahil magkakaroon ka ng mga discount sa mall, sa mga kainan. Kailangan daw lagi nakapresent yan. Wow. So ipapalaminate ko siya mamaya kay Kuya Ian. Maraming salamat syempre sa nag-support sa akin, sa family ko, sa mama para bakunahan ako. Si Kuya. Ayan yung aking Janakis. Tapos sila mga bakuna. At syempre salamat sa barangay ng Muson. Sa barangay ng Muson at syempre sa ating national government sa kanilang pagsulong. Na mabakunahan. Wow! Magkaroon tayo ng herd immunity para safe na tayo against COVID.
So lahat ng hindi pa nababakunahan dyan, wait lang kayo kasi nga sabi ko kanina, nauna ang mga magaganda. Thank you sa NGO tsaka sa national government. Maraming salamat dun sa vaccine. Kasi libre yan eh. Libre, wala daw talaga itong bayad kasi kailangan nga protected tayong lahat against COVID. Ayan. So mamaya, kakwento ko sa inyo kung paano naging proseso ng aking vaccination. Tsaka kung may side effect. Oo, malalaman nyo. Kasi ngayon ang nararamdaman ko lang, kumukulo yung tiyan ko. Parang napansin ko nung na-injectionan ka, parang gwapong-gwapo ka naman sa akin. Eh. Hindi, mas gumanda ako. Na ganun? Tingnan mo, nag-grow si chicks ako. Gumanda saan? Talaga ako. Yun ang epekto sa akin ng vaccine. Ang wala naman pinagbaba. Yung pa din. Mas gumaganda. Tama, rosy chicks ako. Ang ganda-ganda ng pisnik ko, di ba? Okay. So mamaya tingnan natin, observe natin today ko anong effect. Sabi nila pag second daw, doon daw lalagnatin. Oo nga. Tingnan natin. Anong? Kasi yung BP ko noong una 110. Ngayon? Mababa, tapos tumakas naging 130 dahil yun sa puyat natin. Oo, napuyat. Napuyat tayo dahil yun sa make-uping ano, napaka-tapan. Oo. Okay, sige. Later, update na lang namin kayo. Okay, sige. Okay, bye-bye. Shh. The next day. Hey everyone, second day ko na today, so yesterday na bakunahan ako, second dose ko na, so ikukwento ko naman sa inyo ngayon kung ano mga ginawa ko kahapon after ko magpa-vaccine. So after vaccination, nagpunta kami sa Lagro, sa isang developer, may pinick up kami na dokumento, and then afterwards, punta kami ng Robinson's supermarket sa Lagro din para mag-groceries ng supply sa bahay. Then after noon, nag-lunch kami and then umuwi kami sa bahay. Or yung mga effects. After effect ng second dose ng vaccine, wala naman ako masyadong naramdaman. Bukod sa masakit yung left arm ko kasi doon ako nabakunahan. Yun lang. And for today, ang mga naramdaman ko, medyo masakit ang ulo, mabigat yung braso ko. Sa pagkain naman, may gana. Hindi naman ako nawawalan kasi ng gana kumain. May vitamins o wala. Magana talaga akong kumain. Pero for today, hindi muna ako lumabas. Dito lang ako sa bahay. Nakapag, ano lang ako today, naglinis ng kwarto, nagpawi ng damit, yun lang. Yun lang ginawa ko today, and siguro later, pahinga lang, manonood lang ng movie, kung ano yung bago sa Netflix, and then pahinga. Kasi ngayon ang nararamdaman ko talaga, seriously, medyo masakit yung ulo ko. And then, masakit yung aking arm nga dahil dito ako na-injectionan. Kasi last time dito rin eh. Tapos ngayon, dito pa rin ako na-injectionan. So, later, papakita ko sa inyo yung aking vaccine card. Kasi nga, in-advise sa akin kahapon ng mga BHW or yung mga barangay health worker na yung aking card, lagyan ko siya ng ID and then i-laminate. Tapos lagi siyang present sa bag mo kahit saan ka pumunta. Recently lang kasi na-discover namin na kapag meron ka ng card na yan, may mga establishments sa mall na pwede kang bigyan ng discount or pwede kang bigyan ng freebies. So sayang din naman, no? Kasi last time napunta kami ng KFC, meron doon na pag pinresent mo yung vaccine card, meron kang free parang ice cream sa cone, parang ganon. So sayang din naman. Kasi free naman yan eh, dahil doon sa atin ng vaccination card. So, observe ko pa ngayon kung magkaharm ako ng lagnat or any other effects dahil sa vaccine ko. Kasi ang aking category, para ma-share ko lang sa inyo, A3. No? Ang A3 kasi sila yung mga
merong comorbidity. So may pwedeng meron silang high blood or diabetes, like in my case, meron akong high blood. So napasok ako sa category na A3. Nagpa-register ako last April. Then June ako tinawagan. Kaya ngayon, yung aking second dose, fully vaccinated na ako. Pero sabi nga nila, di ba, kahit na fully vaccinated tayo, kailangan pa rin natin ng sobrang ingat. Sundin pa rin natin kung ano yung mga safety protocols, like maglalagay ng mask, face shield, and then yung physical or social distancing. So iwas tayo dun sa maraming tao. Sabi nila, kapag na-vaccine ka na rin, fully vaccine, pwede ka nang gumala. Well, may mga place naman kasi na pwede, pero may mga place naman na hindi nila pinapayagan pa. No? Or may 30% capacity, may ganun ako narinig sa news na kung 100% capacity ng isang establishment, 30% lang pwede pasukin doon. So, yun ang mga restrictions natin yung kikilala yung sumunod for our own safety and para din sa safety ng family natin. So for today, ang aking mga na-observe, nananakit yung braso ko, medyo mabigat, may konting sakit ng ulo, but tolerable naman siya. Hindi ako nawala ng ganang kumain. Kagabi, medyo nahirapan ako matulog kasi kumikirat siya sa part saan ako injection na. And other than that, nakatulog naman ako. Pero late na nga lang. So, i-update ko kayo later.